Mga kapi, mayroon na naman tayong gawin itong stand fan. Matagal na to dito, hindi man lang dinalaw ng may-ari. Parang kinakalimutan na niya ito. Standard electric fan ang ganyang brand. Ang problema nito, sunog ang coil. Try natin palitan yung buong assembly nga rewind ng electric fan. Susubukan natin ayusin. Mayroon naman akong naka-standby na isang buong rewind nga coil. Umpisa na natin. Noon, sa mga video ko dati, mayroon akong nagawa ng katulad nitong problema. Kaya mabuti nang ulitin natin yung pakaparehong problema. Makita nyo to ang buong video kung bakit nasabi ko na nakagawa na ako ng ganitong video na pareho ang problema. Siya nga pala mga kapi, kung bago ka lang napadpad o napadaan sa video na to, please subscribe and click the notification bell para ma-update ka kung may bago akong video. Salamat sa naka-subscribe na. At sa susunod suporta, maraming salamat. Sana hindi kayo magbago sa pagsuporta sa mounting channel ko. Ayun, mabuksan ko na. Isang mabilisang shoutout nga pala. Shoutout kay Ma'am Si Popsi Pigeon TV, Miguiri Creek Vlog, at kay Weirdo Official. Sir Weirdo, hindi ko pa nagalaw yung napadala nyo yung sa may secret sponsor. Pero plano ko Sir Weirdo nga, ibili ko na lang ng simento. Kasi may dito sa bahay, may space nga hindi pa na simento. At gusto ko lumipat ko doon sa pag-repair kasi dito sa repairan ko masyadong masikip. Gani, nakahiga lang ako kung mag-repair. Walang plaster na misa. Kasi Sir Weirdo, kung dito sa may higaan namin sa may bubong, baka hindi magkasya sa pagpagawa o sa materials. Kaya pag sakaling hindi magkasya ang budget, then hindi matapos, doon naman po kami natutulog. Baka hindi namin makatulog, wala namin matulugan kung sakali magulan. Kaya dito sa may space, dito ni balak mag lipat ng higaan. Hindi naman tumutulo dito, kaya wala lang flooring.
Kaya plano ko nga, ibinin ko na lang ng siminto, ipagawa at mapuringan. I-update ko lang, i-vlog ko sa susunod. Salamat, Sir Werdo. Back naman tayo dito sa ating gripper. Ito, tinanggal ko na. Itong electric pan na to, ang sira nito ay yung selector niya, yung selector ng high and low, yung low, mid, high. Siguro sa kanyang maluwag yung kanyang contactor, mag-create na siya ng heat. Dahil sa sobrang init, nag-lose contact din, nasunog. Yung dahilan kung bakit nasira ang kanyang selector. Ito ang kanyang original sa gusto nating ayusin, yung standard. Maganda pa yung kanyang bushing at shafting, masikip pa, wala pang lamat. Sana magkasya yung rotor sa ipinapalit natin na rewind assembly. Kunin natin tong spacer. Ayan. Para ilipat natin dito sa standard. Lagyan natin ng konting langis. Konti lang. Dahil baka kung sa matagalang under ng electric pan, uminit siya din, mag-dry ang oil at mahirapan siyang umikot. Maganda pa itong yung kanyang busing. Wala pang lamat. Masikip pa sa kanyang shafting. Ito. Subakan kong isampak yung maayos na coil assembly. Ayaw magkasya. Baliktarin natin. Ayaw pa rin. Malaki ng konti itong rotor sa original na yung sa standard. At malaki at maliit konti itong ipapalit natin ng coil. Ayun, di magkasya. Mga kapi, na ano ba yun? Ang ganitong
Yung sa original na gusto natin ayusin, yung kanyang coil ay yun ang gagamitin natin. Kaya lang masyado itong malaki. Hindi siya kasya dito. Ito. Hindi siya kasya. Kaya ang ginawa ko, kasi sayang naman yung kanyang bushing, okay pa naman at masikip pa sa shifting. Ito. Wala pang lamat. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung rotor at nilagay ko sa ganito niyang original, yung sa gusto nating ayusin na pan. Kaya kinuha ko, ayun na pang marking ko, isang electrical tip, yung marking kung hanggang saan lang ni mo ihinto pagpasok dito. Hindi pala nakita ng camera. I-adjust natin. Ito. Hindi ko na naipakita kung paano ko tinanggal yung shifting sa ganito yun. Halimbawa dito siya galing, kaya itong rotor dito sa dito tong shifting, sa dito tong shifting si bugsa yan, sa dito tong shifting kinuha ko, pinukpok ko, hindi ko na napakita sa camera. Ayun, ito na, ito ang marking ng hanggang saan mo ihinto pag pinukpok mo, pinapasok mo dito. Ito na ang rotor sa ganito nga coil assembly. Ayun, pasok na. Nandito pa ang marking, pretandaan ng electrical tip, para alam mo kung saan ka hihinto pagpasok mo sa rotor, sa shifting. Ito shifting ihi, kung sabihin sa'yo pa ihi, tawag na ko dani ihi. Ayun, kaya pinapasok na nasa ganyan ng yung distansya, at ilalagay natin yung stopper, yung ganito stopper. Hanapin ko muna yung stopper, yung ito. At okay, pareha lang. Yun. At ang isa, dito yun. Lagyan pa natin ng spacer. Ayun. At sa kabila, saan ba yun? Ito yun. Ayun. Saka natin lagay dito. Lagyan mo natin ng kunting langis. Ayun. Pasok na. Saka natin to ilagay. Baka sakali. Okay. Pasok.
gitu. Ungu cuy. Ini yung original niya, magkaparehas naman sila. Parino. Ito ang kanyang selector switch ng low, mid, high or 1, 2, 3. Dito natin i-connect yung kanilang mga resistance ng pag-ikot ng pan. So yun na nga mga kapi, kung umabot ka sa dulo ng aking video, huwag kalimutan mag like, comment, share, subscribe and click the notification bell para ma-update ka kung may bago akong video. Hanggang sa muli, bye bye!